na nakasabukawi Bulacan, Lars, pero kinalakihan mo raw ay ang papa mo na nasa Saudi. Paano nangyari yun? Opo, kasi di pa ako pinapanganak, nag-abroad na siya. Tapos, kwento sa akin dati nung bata ako, kasi po nung nanganak si mama, wala siya dito. Nandun siya sa Saudi. Tapos, kwento sa akin nung bata ako, dumating daw si papa, tapos hindi ko siya kilala. Ang tawag ko sa kanya si Aga. Bakit? Aga mula? Oo. Okay. Kasi pag, pag, si mama kasi mahilig kay Aga. So, pag nanonood siya, ayan papa mo yan, ganon. Niloloko niya akong ganon. Tapos dumating si papa noon, sabi ko, siya ba si Aga? Ganon. Ayun. So, nasanay talaga ako na wala siya, umuwi lang siya every year. Tapos 2 months lang mag-stay, tapos babalik na po ulit. Nang Saudi. Pero meron kang sister? Meron po. Okay, yung sister mo, at kayo ba yung tipong sa bahay tinuturuan kayo ng mga gawaing bahay? Meron po, nung bata kami, kanya-kanya kami ng gawain ng ate ko. Pero meron minsan nag-aaway kami. Kasi parang mas mahirap yun sa akin. Oo, baka ganun pag mas bata, no? Oo. Tas mas marami. Bakit meron tayong kaugalian na pagbunso yun ang laging inuutusan? No? Oo. Parang yun ang laging napagbubuntunan din lahat ng mga kuan. Oo. Ako lagi nautusan dati. Dalawa lang yun. Lagi nautusan or favorite, hindi inuutusan. Saan ka dun? Lagi nautusan. Akala nga hindi nga ako anak eh. Wow. O kasi may mga ganun, di ba? Yung parang, kay Lars, ikaw yun, nautusan. Oo. Kasi ate ko tahimik lang siya, pero pag tiningnan niya ako, natatakot ako. Nung bata kami. Talaga? Pero maliit lang siya, mas malayak sa kanya. Bakit? Ewan ko, nandun siguro yung feeling ng ate mo kasi. Pero, para may pangdagdag daw kita si Ma'am Shimo, sumubok siya maging kahera sa isang kantin. Opo. Kasi po, nung bata ako, nung kinder, nagwawala ako, hindi po ako nagpapaiwan sa school. Tapos parang isang buong taon ganun, laging ganun yung nangyayari. Tapos nung mag-grade 1 na po ako, parang doon nag-decide si mama na pumasok doon sa kantin. Parang nandun lang din siya sa school. Anytime na lalabas ako, makikita ko siya kasi ganun po ako eh. Okay. Tapos hindi lang yung pagtitinda sa kantin, meron din siyang mga side na binibenta sa gilid. Yung kasi po nagtitinda siya sa kantin, tapos meron din siyang tinda na sa kanya. Yung kanya. Ah, para yung sarili niyang profits. Ito, pag may mga sobra doon na gelatin, tinitinda mo raw din sa school? Oo, yung mga nasa sobra ni mama. Kunyari, di ba, pagka sa isang balot, meron siyang tubong 3, gano'n. Yun yung iniipon ko, tapos yun yung ibibenta ko. Tapos minsan, mga laruan ko, binibenta ko din. Ah, so marami kang niraraket. Laruan? Bagets pa, ganun. Yung mga laruan ayaw ko na, tapos yung mga napagbentahan ko, ibibili ko rin ng mga gusto ko na mga laruan. Yung bago. Oo, so, parang buy and sell ka lang. Action. Ayan, tanungin mo na si Ate Candy. Ayan, Ate Candy, birthday mo daw nung umalis na si Ma'am Shimo. Ano ba yung nangyari nun? Parang, syempre, celebration, birthday ko. Tapos, hindi na siya nakikijoin, parang ganun. So, parang after nung party, nag-empake na siya, ganun. Tapos, si mama mo? Yes po. Tapos, nakikiusap pa daw si papa mo noon, si Popsi mo, na huwag umalis si mama mo. Opo, and ang pinakamasakit po noon kasi is yung pinigilan niya po kasi. Parang mami, huwag ka na umalis, ganun. Parang, yun yung masakit na part kasi umalis pa din siya. Nagtanim ba kayo ng sama ng loob kay mama nyo? Noong una, syempre may mga questions na hindi ka anak eh, di ba? Parang sabi, hindi matitiis ng nanay ang anak. Nagtatanong ako, bakit natiis kami? Pero in time na kaming dalawa na lang eh, doon ko na-realize na wala namang taong perpekto. Kumbaga parang ako, nagkakamali ako. Ganon din yung mama ko. Ang lesson lang dito is kung paano mo tatanggapin yung pagkakamaling ginawa niya. Ayun, hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob. More on, nagtanim ako ng mga tanong sa isip ko. Na bakit? Parang, hindi ba kami kamahal? Parang Liza lang. Hindi ba kami kamahal-mahal, ganun. Parang kaiwan-iwan ba kami. Pero, ayun po. Dahil doon, naging, kami, strong. Mm-mm. Just, lalong naging mas, malapit kami sa isa't isa. Pero, pag alis ng daddy nyo, kanino kayo inihabilin?
hinabilin kami kay ano, kay Ate Ton. Bali parang simula nung bata pa kami, doon na talaga kami, nandun na talaga kami lumaki. Kapag umaalis si Mama, iniiwan kami doon. So, parang sino pero si Ton, kapatid ni sino ba ito? Kapatid ni De, best friend lang po ni Mama. Okay. Actually hindi namin siya kadugo. Kadugo talaga, oh. Pero yung ano, yung treatment niya sa amin more than family talaga. So sa murang edad ko, parang high school ka nito, ikaw siguro elementary ka, natuto kayong tumayo sa sarili niyong paa. Opo, kaming dalawa. So nangangapa, gano'ng kahirap to sa inyo? Pagalis na pagalis ni Papa, dalawa na lang kami sa bahay, tapos hindi na ba namin alam kung maiiyak ba kami o matatawa kami, kasi nga, paano ba to? Sino magluluto? Sino magsasaing? Ganyan. Eh, tapos ako po, wala po akong alam gawin nun. Parang hala, paano to? Ganyan. Tapos meron pang time na, syempre kami na lang din yung magbabudget. Tapos ibibigay na yung isang buong allowance namin, isang buong buwan. Tapos wala pang 10 days, ubus na. Nag-iiyakan ba kayo? Umiiyak kami pareha. Thank you for watching Magandang Buhay! For more videos, please subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and click the I button.